Kidding! This is not a fairy tale, which has a castle in the forest, a prince charming, sleeping princess, and a glass slipper. This is not also a Marvel type of a movie, where you can see superheroes on top of a building, and hindi rin ako mag-i-English hanggang dulo. Naalala ko pa nung unang beses nagtama ang aming mga paningin. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang tuwa at pagkasabik. Sinuklian ko naman siya ng ngiti, tapos sinabihan ko na din ng pagpapakyut. Larawan ng tipikal na kabataang sabik na masuklian ng liyim na pagtingin. Kwarto ko. Gagawa tayo dito ng maraming memories. Memories? Tulad ng... Hay, dami ko palang gagawin. Ay, sorry. Asa na nga ba tayo? Ayun, gagawa tayo ng maraming memories. Dapat may orient mo ang mga kabisihan ko sa buhay. Dapat makipag-cooperate ka. Ayoko na mabagal. Gusto ko mabilis. Seryoso ka? Teka, demanding ba? Uy, biro lang ah, baka magtampo ka. Sa ngayon, kailangan ko muna tapusin yung thesis ko. At ayun, naumpisa na namin ang mga dapat umpisahan. Dumadambi sa akin ang kamay niya. Tapos, ilang ulit din kami na nagkakatitigan. Kalahati nang na-edit niya sa video project nila na napagpasya niyang matulog muna para makahugot ng lakas. At habang pinapanood ko siyang payapang nahihimbing, ay pilit kong ikinukubli ang isang katotohanan na nababaluta ng lungkot at paghihinagpis. Gusto ko na sumakay, magic carpet ride, kasama ko si Aladdin. Gusto ko na maglakbay ng side by side with aerials under the sea, max-free swimming, shining, shimmering. Tapos mo na ba yung part mo sa thesis? So Friday na papasa yun. Teka, anong araw na ba ngayon? Wednesday na ho. Lapit na pala. Sorry na, leader. Sorry ka dyan.
Sorry na nga. Tampo agad oh. Cute-cute pag nakasimangan. Sorry, pero bago na best friend ko. At mas love ko siya dahil sinamahan niya ako buong gabi. At di siya kasing tamad mo. Aray! Teka muna, sino ba yun? Nang mahamo ko na... Chill, makikilala mo rin siya. Eh, kamusta, thesis? Ang laki ng problema ko, bes. Nasira yung laptop ko agabi. So more or less, nagka-virus or something. O, ngayon? Eh, problemado din ako. Nasira last month ang laptop mo. Sa akin naman, nasira agabi. Alam ka naman, mag-net shop na naman tayo. Gastos nun. Magkano nga pala nagastos mo sa net shop kagabi? Para pagatian na lang ng group. At sino naman nagsabi na nag-net shop ako? Eh, di ba wala kang laptop? At sino naman nagsabing wala kang laptop? Ewan, hindi ko talaga mag-gets. Problem solved. Nice. Kailan mo nabili yung laptop mo? Nakaraan lang. Tapusin mo ng pag-type. ITD pa yung pangalan ng file. Right away, ma'am. Good. Iingatan mo yung laptop. Love na love ko yung lapi ko. Teka. May password ba to? Okay. So, that's it. Ikaw na bahala sa kanya. So, kamusta na pala yung girl mo? Ayoko nga. Kwento mo lang yung bago mong best friend. Look yung pangalan niya. At ang bait-bait na sa akin. Wow. Such a nice guy. Hindi ko na pinansin yung hinala ko kanina. Sinabi nitong si John. Di na rin nagbago yung plano ko na tulungan siya sa dalawang araw niya na pagtatrabaho para sa defense nila sa Friday. After all, para rin naman to kay Jasmine. So ayun, nandito na tayo sa kwarto ko. Ligo lang ako saglit din, I'll be back. Tapos start na natin ang trabaho. Ayos ba? No worries, pare. Take your time. Umiti lang siya noon at lumabas ng kwarto. Inikot ko ang mata ko sa kabuuan ng kwarto niya. May mga action figures siya sa shelf. Mga medals niya noong elementary at high school. At mga gadgets na sobrang dami. Pero ang pinaka nakabuko sa attention ko, nakapatong dito ang picture ni Jazz. Noon ko lang naintindihan na totoo pala ang inaala ko. Si John, na tinuturong best friend ni Jazz, ay in love sa kanya nang di niya alam. At oo, karibal ko siya. May kirot akong naramdaman sa dibdib na hindi ko may paliwanag. Maya-maya pa ay bumalik na siyang muli sa kwarto. Hi! Ang fresh ko na sa pakiramdam. Hello, Jazz. Oh, bakit? Sige, ingatan ko. Okay, good night. Ay, pare, ang hirap talaga maging torpe. Hindi ko masabi sa kanya eh. At bakit naman hindi? Wala eh, baka masira yung pagkakaibigan namin dalawa. Elementary pa lang, gusto ko na siya. Pero pare, gusto ko na umamin. Pwede mo ba akong tulungan? Pero tabusin muna natin yung thesis. Baka mapingot na naman ako nun eh. Kinabukasan, bagang umuwi ng bahay si Jen. Mukhang excited yung todo. Paano? Balak ninyo kumaming bukas kay Jazz. Natatawa na nga lang ako dun eh. Ang kinkoy ng mukha pag excited. Hayok na hayok. Basta, nung mga alas 9 na nun, panatag na kami at handa na ang lahat. Kaya natulog na kami. Excited eh. Good luck sa amin bukas. May sasabihin ako sa'yo.
Ano yun? Matagal ko nang gusto sasabihin sa'yo pero wala akong lakas ng loob. Drama natin ngayon ah. Seryoso nga ako. Wait. May gusto kasi ako sa'yo kaso wala akong pakialam kasi puro ka laptop. Pinagsasabi mo. Matagal na kasi kitang gusto. Hala, nairere ako dito. Ano ba yan? Paano yung girl na kinikwento mo sa akin? Eh, ikaw nga yun. Hindi ko lang masabi dahil kay Luke. Ha? Anong Luke? Eh, laptop ko yun. So, pinangalanan mo na rin siya. Yung Luke, saka yung best friend na sinasabi ko, iisa lang. Drama-drama ka pa dyan. Seryoso? Kala ko talaga kung sino lang. Ano ba yan? At matagal mo na sinabi. Matagal na rin kitang gusto. Teka, nakalimutan ko pala magpakilala. Ako nga pala si Luke. Hindi ako yung kanina nyo pang nakikitang lalaki. Pahingi nga ng rewind dyan. Yung magandang shot ah. Yan, ito ako. At oo, isa akong laptop. At yan din ang dahilan kung bakit ako na friendzone. Eh, ganun talaga ang buhay. Wala naman ako magagawa. Kahit na sobrang mahal na mahal ko si Jazz, alam kong kahit kailan hindi niya malalaman yun. Pero ayos na yun. Kaysa naman sa wala, di ba? Masaya na akong magkasama kami. Napapasaya ko siya. Picture, oh, picture, picture, what a beautiful.